kung binasag ni Mami Oni yung ano, yung cellphone mo, di ba? May camera yun eh. Eh nung walang camera, ano ang ano mo sa sarili mo? After noon, talagang nasaktan ako nung sobra kasi nga lahat ng files. Pero sa Toro Pam, sino ang alam mong hindi ka kaya? Lahat sila. Alam niyo na this, magbibigay muna tayo from Don Bars. Yan. So ayan, susuotan muna kita ng Don Bars. Ayan, para sa ito. Hi Taray, may sarili siyang vape. So, kasi ito si naman, Ate, ito lit lang friendship ko from eh. From say, A-Word Gadget naman to. Ito, binili talaga namin to ha. Meron kang cellphone. Ayan. Uy, pero, ayan. Pero hindi naman ganong kamahalan yun. Wait lang. Para lang may magamit ka. Kasi napanood namin na nabang... Sir, so ngayon, this time mga par, nandito na naman tayo sa panibagong dahil Friday ngayon, talk show na naman to ni Don Wamos. Ang dami na nating na-guess. Actually, malapit na yung iba ha. Yung iba mga celebrity guest natin, malapit na sila, no? So makikilala nyo sila at yung mga buhay-buhay nila o kung ano man yung ano. Basta, eto na. So bago ko ipakilala, syempre meron muna tong, eto, matindi to. Actually, eto, pinaghandaan ko talaga to kasi kinakabahan kasi ako dito sa tao na to. So sigurado naman kilalang-kilala nyo to kasi ako, alam nyo kung bakit ako nag-outfit na ganito? Kasi alam ko, pagdating niya rito, grabe yung outfitan niya kasi parang mga pambahay lang yung outfitan, yung parang nagpunta ka lang sa... Grabe talaga. Kaya ako ngayon yung ewan ko ah, kung ano yung ano, actually hindi ko pa binabasa yung ano dito. Yung mga katanungan ako, kinakabahan ako sa itatanong ko. So, eto na. May meron siyang followers sa Facebook page niya is 507k followers on Facebook. At syempre, meron naman siya sa Instagram na 124k followers on Instagram. At syempre, sa TikTok naman, 2.3 million followers on TikTok. Syempre, palakpakan natin isa sa Toro family at gustong-gusto nyo talaga siya. Walang iba, Paye Galang. Hi guys! It's yeah. Paye Galang 2M. Napakaganda mo naman pala sa personal talaga naman. Ito totoo, ngayon mo lang napansin, marami nang nakakapansin na ito. Hindi, ibig ko sabihin, kasi nung nagkikita... Bakit sa personal? Bakit pangit ba ako sa Hindi, ang ibig ko sabihin, di ba nakikita tayo kila Mami Oni? Actually, parang hindi mo nga kami gano'ng pinapansin dun. Tinitignan ko yung mukha mo, parang iba. Kapag, kasi di ba minsan malayo kapag nakita ko. So, ngayon malapitan nakita kita. Sobrang ganda mo. Totoo naman kasi parang since birth ata, ganun. Bago pa lang din ako magparito, okay? Nasasawa na nga ako sa mga compliment nila sa akin. Sabi ko, wala bang iba dyan? Like, araw-araw akong tinatanong, Pai, bakit ang ganda mo? Hindi ko rin alam. Sabi ko nga sa kanila eh, kapag gigising ako, kina-question ko na yung sarili ko. Sa salamin, ganun ka talaga kabig up sa sarili mo. Bakit ganto? Bakit biniyayaan mo ako ng gantong ganda? Kung gaganda. Lalo na nung nagpa-ayos ka pa ng ilong, lalo ka pang gumanda. Oo naman, sobra. E paano pa kaya nung hindi pa, di mas maganda kayo. Lalo na ngayon, sobrang ganda mo na. So, congrats, sobrang ganda mo talaga, promise. Sa personal na malapitan. Oo. So ngayon, kamusta ang isang paye? Okay naman ako. Maganda pa din. Di ba pinag-isipan ko ba? Pero... Ganun talaga eh, pag-gising ko yun pa din, maganda pa din. Ganun pa rin yung tingin sa akin ng tao, kahit ang daming galit. Yun pa rin yung nakukuha kong compliment. Pero bakit kaya sila nagagalit sa'yo? Ano sa tingin mo? Kaya sila nagagalit kasi feeling ko nakikita rin nila yung ugali nila sa akin. Ah, okay. Kumbaga parang... Alam ko naman yung ugali nila masama, ganun. Alam ko naman na hindi lang din ako yung may masamang ugali. Aminado ako dun, totoo talaga na masama ugali ko. Pero kasi, yung iba, hindi nila kayang speak up yung sarili nila or ilabas yung sarili nila sa social media na ganito yung ugali nila. Kahit sa personalidad? Oo. Kahit sa personal, hindi nila malabas na magtaray, magsungit. Eh ako, anong gagawin ko? Alam mo, magbaka sa kanila. Oh. Magpanggap ako na, ah, ganito, ganyan, sweet girl ang atake. Hindi ako ganun. Oo, hindi ka mag-a-adjust para sa kanila. Hindi, kayong mag-adjust. Kayo ang mag-adjust para sa akin. Oh, parang ganung ayos din, no. Pero kamusta naman ang pagiging Toro family mo? Ay, syempre sobrang saya. Kahit na akala nila sobrang chaotic ng pamilya namin dahil sa mga episodes, pero sa likod noon, sa off-cam, on-cam, sobrang saya ng pamilya namin as in matututo ka talaga. Sila nagturo sa akin paano mapalapit sa pamilya. Hindi, tsaka ano ah,
parang ang nangyayari kasi ngayon sa Toro family, every Saturday talaga inaabangan at lahat ng tao natututo sa inyo. Mm-hmm. Natututo sa inyo, lalo ka na. Ikaw, may natutunan ka ba sa loob ng Toro family? Hindi ko nga alam. Parang wala. Kung may natutunan ka. Parang, wala ba nagagabay sa'yo? Meron naman. Siyempre, meron. Andiyan nga si Mami Oni, kaya lang yung binubungangaan. Meron ako natututunan. Pero siyempre, yung pagbubunganga sa'yo ni Mami Oni, nananawa ka ba? Naiinis ka ba? Yung parang sa isip-isip mo, putik, ano naman to? Bakit ganyan ka naman sa ano? Kasi sanay akong walang nanay. So parang biglaan sa akin, ulo, binubungangaan niya ako. May nanay ako ulit oh. Tapos yung ate ko, hindi naman ako pinapansin. No? Wala naman pakialam sa'yo si Papi. Binigay lang yung responsibilidad kay Mami, ganun. Kaya parang nakakashock. Pero at the same time, masaya ako kasi may gumagabay sa akin na hindi ako napupunta sa maling landas. At least nasa tamang landas ka, tsaka Toro family, hindi ano ah, hindi ibang tao, hindi ano, Toro family yun. Mm-hmm. Diba? Eh, ikaw, may papasalat, may ano ka ba, meron ka bang pasasalamatan, like, si Mami Oni. Oh, Mami Oni, marami. Siyempre kay Mami, alam kong kahit na mainit ulo niya lagi sa akin. Hindi ko alam, lagi mainit ulo niya sa akin, pero lagi ko sa kanya sinasabi to. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi dumating siya sa buhay ko, sa buhay namin ni ate. Kasi kung wala siya, hindi ko alam kung saan kami pupulutin, sa totoo lang. Dahil nga wala kaming magulang. Oo. Naramdaman ko sa kanya yung meron akong nanay, meron akong ate, meron akong lola, meron akong kaibigan. Oo. Ganun, lahat pero nararamdaman ko sa kanya. Ayos lang sa'yo kahit binubugbog ka o sinasaktan ka? Sa akin kasi, may part sa akin na ano eh, hindi okay kasi parang syempre nasaktan ako that time. Oo. Pero alam kong disiplina sa akin yun ng magulang ko. And tinatanggap ko naman yun. Sadyang matigas lang din kasi talaga ulo ko. Aminado ako dun. Kaya sa 100%, gano'ng katigas ang ulo mo? 1,000? So, sumobra ka na sa 100, 100 lang iniingi ko. Oo, sobra. Grabe naman yung pagkatigas ng ulo mo. Talagang, pero nakikinig ka naman sa kanila. Nakikinig naman ako, pero minsan, ano talaga eh. Sutil talaga kasi ako eh. Eh, pagkahan mo, meron sa yung, wag mo itong gagawin. Sinusunod gagawin mo naman yun. Gagawin ko yun. Kaya nga pinangalan, sabi nga ni Mami sa akin eh, ano, Lucy Pearl for a reason. Kaya yun yung pangalan ko daw. Saktong-sakto sa ugali. Ah, nga. Kasi nga ako nga rin nagtaka ako eh, nung napanood ko yung interview mo kay Ate Tony, Lucifer. First time ko rin na ano yun. Ano Lucifer? Ano ba? Lucy Pearl! Perlas! Perlas ng Toro family. Pearl. Ewan ko lang. Parang hindi. Parang hindi. Basta ano yun, Lucy Pearl. Pero dahil sikat ka na ngayon, ano yung nararamdaman mo? Wala, marami nang nakakakilala sa'yo. Marami nang umiidolo sa'yo. Siyempre kasi kahit sino ba namang hindi? Diba? Hello, payin na to, bakit hindi? Oo, bakit hindi ka iiduluhin, diba? Oo, syempre, ang ganda-ganda ko. Eh kung halimbawa naman may mga nanggagaya naman sa'yo. Eh wala naman akong pakialam sa kanila, sino ba sila? Hindi, kumbaga parang wala ka bang suporta sa kanya na, sige, okay lang, gayahin mo lang ako. Go lang, kung gusto nilang ipagpatuloy, kung dream nila yung ganun, kung masaya sila sa ginagawa nila, go lang. Pero kung ang tanong, pero kung kaya syempre, nila yung energy, tsaka yung ano mo sa sarili mo, kung kaya nila yung ganun, kung ano ka, di ba? Syempre, iba pa rin ang original sa copycat. yan ang malupit talaga. Tama nga naman, di ba? Iba talaga ang original sa talagang kinukuha. Kaya nga, di ba, yung reality show namin, The Originals. Oh, The Original. Tapos mayroong ano, may isang reality show, di ba? Mm-hmm. So, ano sila doon? Ewan ko, copycat, version 2? Ewan ko. Pero ano masasabi mo sa kanila? Wala, hindi ko naman sila pinapanood eh. Kasi nga, yung, eh, pero kung hindi mo sila pinanonood, ano pinanonood mo? Toro Fam! Vlogs namin, ako, reality show. Ako, hindi mo ba ako pinanonood? Minsan, si Meteor. Pagkasama si Meteor. Ah, pero pag ako, hindi naman. Hindi. Eh, yung si Ate Sunit, minsan din, yung mga transition niya, ganyan-ganyan. Oh, yan siya, pinanonood niya. Pero pagka, yung ibang... Si Meteor kasi cute siya eh. Ibang mga vlogger, hindi naman. Hindi. Hindi. So, ayun. Ano ako, ma- minsan, yung sarili pinanonood ko. Mo yung sarili mo. Oh, pag- lagi, as in. Eh, paano yung mga ano mo? Di ba may mga ano ka, may mga basher ka, may mga ano. Ano masabi mo sa basher mo? Hindi nyo naman ako napapaka. Ano mapapala ako sa inyo kung iintindihin ko kayo? Hindi naman kayo si Mami Oni. Hindi naman ako sa inyo nakatera. Oo nga, no? Kasi sa, parang bash kayo ng bashan, pero wala akong pakialam sa inyo. Dead kasi, ma lang. Dead ma lang. Ganun, hindi naman kayo lang. Ganto ka-slayable. Oh, hindi naman kayo ganto kaganda. Diba? Ano masasabi mo sa mga taong hindi sang-ayon sa pagdidisiplina sa'yo ni Mami Oni? Sa Toro family? Sa pagdidisiplina, hindi ko naman kasi hawak yung utak ng lahat ng tao and hindi ko sila mapiplease. So, ako,
since family ko sila, tanggap ko yung ugali nila. Kung ganito sila magdisiplina sa akin, tanggap ko yun. And alam kong mapapabuti ako sa ganun. Hindi nila ako ilalagay sa kapahamakan, lalong-lalo na si mami. So, kung kayo, kung paano yung disiplina nyo or yung way nyo ng pagdidisiplina sa mga anak ninyo, kayo yan. Pero yung magulang ko, kung paano sila, tanggap ko yun. And hindi ko kayo kailangan explain ng isa-isa. Oo. Na dapat ba, ganito, ganyan. Magkakaiba ang parent and hindi naman lahat. Pero sinusunod mo sila? Sinusunod ko naman. Pero bakit para sabi sa akin, hindi mo naman ganong sinusunod yung mga inaano sa'yo, yung gusto nilang i-apply sa'yo? Siguro mga ano, 5% lang sinusunod ko. Sa 100%? Oo. Pag sinabi lang nila na mag-toothbrush ako, mag-toothbrush ako, ganun. Eh, pero pag... Eh, paano kapag yung masama na yung timpla? Oh, siyempre, paye, susundin ko naman. Paye, huwag ka naman lumabas. May mga ganun naman sistema. Sinusunod ko naman. Sa kanya ka lumalabas. Hindi ka talaga lumalabas sa bahay. Hindi, sa bahay lang. Hindi ka lumalabas sa bahay. Na ano kasi, pinagkakaguluhan ako. Ah, kaya ka hindi talaga lumalabas. Grabe lang. Ayoko. Siguro magkasama ko si Paye, baka pagka nag-mall kami rito. Mm-hmm. Baka kailangan wala na ako eh. Kailangan mo masabong bodyguard. Itchapwera ako sa tao kapag kakasama ko to si Paye eh, di ba? So eto naman, simula nung binasag ito, medyo ano to ha, pasensya na ha. Kasi napanood ko lang rin naman to sa talk show nyo. Eh syempre, lagi naman kami nanonood ng talk show nyo. Support lang kami sa inyo, ano ka ba naman? Sa talk show nyo tuloy, ito pala yung talk show ko. Reality show. So, yung nung binasag ni Mami Oni yung ano, yung cellphone mo, di ba? May camera yun eh. Eh nung walang camera, ano ang ano mo sa sarili mo? After nun, talagang nasaktan ako nung sobra. Kasi nga, lahat ng files, ng trabaho ko, lahat ng kaartehan ko, saka yung iniiyak ko ng TikTok ko. Kasi ang dami kong drops doon, hindi ko pa ina-upload. Umiyak talaga ako doon ng bonggang-bongga. Dahil lang sa TikTok? Siyempre, kasama na rin yung mga memories namin ng jowa ko. Ang haba ng convo namin doon, nag-LSM siya sa akin na wala lahat. Tapos madidelete. Oo, wala akong backup. Sumama yung loob mo talaga? Oo, sobra. Literal, nung parang sa sarili mo, siguro nung nasa kato. Siyempre, kinikip ko yun eh. Kinikilig ako doon gabi-gabi, tapos wala na akong mababasa. Oo nga naman, kahit naman ako, di ba, mabasag cellphone ko, tapos meron mga LSSM, ano ang tawag? LSSM. Oo, LSSM. Pang Gen Z kasi yun eh. Oo, kasi matanda na kasi ako eh. Halata. So, ano, bago nabasa mo yung mahaba, di ba parang ang sarap sa feeling? Parang, tapos bago ka matulog, babasahin mo ulit siya, di ba? Gabi-gabi in-love na in-love siya sa akin. Kilig na kilig. Kilig na kilig naman ako, ganun. Parang kaya ko pang makipag-call sa kanya ng 24 hours kesa makinig sa bunganga nila, mami. Ganun kakatindi. Parang wala atang tatalo sa'yo sa Toro Pam eh. Pero sa Toro Pam, sino ang alam mong hindi ka kaya? Lahat sila. Hindi ka nila kaya lahat. Pero kung sa kasikatan naman, sino ang mas angat sa inyo ni Mama Marie? Ako! Bakit? Bakit? Bakit hindi? Kasi hindi gaano kilala. Tingnan mo, lumabas tayong tatlo. Ikaw pagkakaguluhan. Pakinggan mo kung sino tatawagin. Paye, syempre. Hindi ba? Alam mo na yung sagot, ba't mo pa tinatanong? Hindi, kahit naman kasi ako nung ano, hindi. Sinatanong ko lang kasi ako, nung pagdating ko, di ba, best friend ko nga si Mama Marie. Kapag kapupunta ako doon, ikaw agad yung nakikita ako. Kumbaga parang yung imbis na kay Mama Marie, pag nakikita kita sa kanya kaagad. So, diba ako sabihin, yung pumupukaw ng attention mo eh. Attention ka agad. Nung hindi ka pa sikat, anong mga ginagawa mo? Ano? Nung wala ka pa sa Toro Pam? Nagbabrand ambassador ako, saka ano? Kapag-ibin ako nun sa jowa ko, sabi sa'yo eh, rebelde ako eh. Hindi, paanong klase? Paanong rebelde ka? Nang-hold up ka ba ng hindi banko? Hindi naman gano'n, ang OA naman. Ba? Hindi nga, ano ang klase ni Bente? Talaga ako sa magulang ko, hindi talaga ako sumusunod. Tapos, ay, tag dito, hindi ako umuwi ng bahay, gano'n. Nagsasarili ako. Basta lahat ng kalokohan, nagiinom ako kung saan-saan. Pero may pera ka naman nun, hindi ka nangihingi sa magulang. Pero kasi ano, hindi naman ako binibigyan, wala naman pera yung nanay ko eh. Ah, gano'n, so sarili yung sakripisyo mo yung diskarte mo? Oo, tapos nung, ano, nawala na yung nanay ko, sinusuportahan kami ni ate. Pero nung pumasok ko sa ano, sa pamilya ng Toro family, anong naging anong expression mo sa sarili mo? Lalo na nagsisimula pa lang kayo. Ano tawag dito? Para akong na-culture shock. Ganun kasi iba pala talaga kapag kasama ka sa Toro fam, hindi yung dahil sa fame or what, iba yung feeling na may pamilya, yung may paki sa iyo. Oo, kasi ngayon may paki sila sa iyo, pero parang ikaw wala kang pakialam sa kanila. Wala naman talaga. Wala talaga. Sa 100%, yung ano... Nakailang percent na tayo? Hindi, at least, yung first porsyento, di ba? Yung sa 100%, pagka nagiinom ka, gano'ng kakagrabe malasing? Nagsasalita ka ba ng hindi maganda sa
Halimbawa, nag-iinom ka, nag-iinom ka ba? Hindi naman. Nagsabi lang naman ako kay Ate Tunit na nagsiselos ako doon sa tinignan ng jowa ko. Ganun lang naman. Ah, ganun lang yung Oo, nagsiselos lang ako. Saka, kapag lasing na lasing ako, naka-wheelchair, ganun. Uwi akong naka-wheelchair. Tinutulak. Mm-mm. Kaya hindi na ako sumasagad eh. Eto kasi yung ano, yung pinaka-best dyan, yung tanong ko na, bakit mo sinasaktan yung sarili mo? Galit ka ba sa sarili mo? Galit ka ba sa ibang tao? Galit ka ba sa Toro family? Kung bakit mo nagagawa yung mga bagay na, parang nagsasabi ka na, utara, mamatay na ako! Ayaw ko, Toro family, ayaw ko na rin! May mga ganun ba sistema sa buhay mo? Parang nasabi ko na to eh, mas gusto kong nasasaktan ako physically kaysa emotional. Kasi mahina ako sa ganun. Mahina yung loob ko. Bilis akong masaktan through words, mentally, ganon. Kaya parang... Pag pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, masakit sa'yo. Oo naman, masakit naman. Siyempre, tao naman ako. Oo, ganon din naman ako, tao rin naman ako. Ah, akala ko sila mukha eh. Hindi, hindi ko sabihin, pag nagsasalita ka sa akin, hindi, siyempre nasasaktan din ako. Tawag dito, ganun, parang mas gusto ko na lang nasasaktan ako ng physical. Parang mas gusto ko yung nararamdaman ko lang siya, ganun, tas after nun, wala na. Kesa kasi pagsabihan ka ng words, ganun, tumatatak talaga siya sa akin, lalong-lalo na yung mga traumas ko dati na hindi ko ma-let go hanggang ngayon. Kaya, nagiging ganto din ako sa bago kong pamilya. Tanong ko, nung nalaman na ano, nandun kasi ako nun, medyo kinakabahan ako nun eh. Medyo iniiwasan ko nga yung tingin ko sa iyo kasi katabi ko si Antoinette, eh, baka magselos eh. So, nung nandun tayo, binubuklak-lak ni, ano, ni... Sino to? Si Papi. Yung ano nung kay, ano, sa envelope, yung tukol kay Happy. Ano ang nararamdaman mo nun bago buksan? Kinakabahan ako. Kasi nung Sabado yun, di ba? Kinakabahan ako nun para sa pamangkin ko. Although, mahal namin yung si Papa Odi. Mahal namin yun, sobra. Kaya nga, ilang beses din kami nagbigay ng chance sa kanya. Pero kasi, para sa pamangkin ko na walang kaalam-alam, if ever man na mag-positive man yun. Masakit, kasi galing kami sa pamilya na ano eh, puro ganun, puro drugs, puro away. Naranasan mo na din yun? Oo naman. Magkaroon ka ng mga ganun, may nanay mga drugs. Nanay ko, tatay Ikaw, ko. Ikaw, nakagamit ka ba? Hindi naman. Ah, hindi. Nakagamit ka noon, mga ganon. Hindi. Ikaw, nakagamit ka ba? hindi ako gumagamit noon. Ako naman. Patino tayong tao. Pero may ang masabi ko lang, yung about kay Papa Odi. Di ba na rehab siya ngayon? Ano masasabi mo sa kanya? Mabibigyan mo pa ba siya ng pagkakataon? Na halimbawa, kasi tinanong ko si Mama Maring, mabibigyan niya ng pagkakataon kasi jowa niya yun. Eh, ikaw, di ka naman yung jowa eh. Ano sa tingin mo kung mabibigyan mo siya ng pagkakataon? Yung advice mo kay Mama Maring. Sino ba mas matalino sa inyo ni Mama Maring? Siya. Siya mas matalino. Oo. So, si Mama Maring. Ganda lang lamang ko kasi. So yung utak mo wala mga ganon. Pero ano mapapayo mo sa kanilang dalawa? Kay Mama Marie tsaka kay Papa Mama, ako kasi, as parang tinuturing ko si Mama Marie na nanay ko, nasasaktan ako sa kanya kung mapagbibigyan niya ulit ng chance. Alam ko naman, mahal niya yun. At paulit-ulit niya yun mapapatawad. Pero hindi niya deserve na matrato ng ganon. Kahit na tito yun ang partner ko ngayon. Hindi niya deserve na masaktan, na magkaroon ng trauma, ng paulit-ulit. Kasi sobrang dami na niyang pinagdaanan. Sobrang dami niya na rin chance na binigay. And nakakalungkot na siya yung mama ng bahay namin, pero hinahayaan yung nasasaktan lang siya ng ibang tao ng ganun lang. So ngayon, dahil eto, si ate mo, si Papi, ano siya? Mag-aaway pa ba kayo nun? Nag-aaway kayo? Like, sample, on camera o off camera, nag-aaway talaga kayo? Lagi. Pero sino matigas sa mukha sa inyong dalawa? Parang siya. Siya ang pinakamatigas sa mukha? Oo, kasi... Lumalaban ka sa ate mo? Hindi. Bakit? Ay, ano? Lumaban pala ako, oo. Lumalaban ako ngayon. Pero noon, hindi. Ha? Hindi, dati hindi. Pero ngayon, nilalabanan ko siya ng sagot lang, ganun. Pero yung bugbugan, nakikipagbugbugan na talaga ako. Ah, ganun. Kahit buntis siya ngayon? Hindi naman ngayon. Bago siya mabuntis. Pero ngayon buntis si ate mo. Ano siya? May gusto ka bang, ano, like gusto mo lalaki? Lalaki gusto ko, ate. Ano? Babae gusto ko, ate. Gusto ko sa kanya. Tumigil na siya sa pag-aanak. Nakakapagod. Bakit? Ako yung napapagod sa kanya. Bakit? Siyempre, sunod-sunod ba naman? Eh, hindi naman ikaw nabubuntis. Eh, kahit na. Eh, kami na hihirapan mag-alaga. So yung pagka nag-aanak si Papi,
sa'yo nang sa'yo pinapaalaga. Hindi naman sa akin, pero yung mga biglaan, ganun, syempre may kailangan akong trabaho, ganun. Saka, nakakapagod din, intindihin kaya ang buntis. Na, syempre... Postpartum ang mga buntis, oh, ha? Si ate kasi, tuloy-tuloy. Simula kay Dodong, tapos biglang nagkapangatlo. Ang hirap, promise. Paano pagka-sample ka, papanganak lang, tapos mga ilang months ulit, nagbuntis ulit si papi? Ano na? Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Baka hindi na muna ako magpakita sa kanya. Oo, kasi pag nagpakita ka sa kanya... Oo, syempre, tanggap ko naman yung magiging pamangkin ko sa kanya. Mahal ko yun. Oo. Pero utang na loob, pagpahingi mo naman yung katawan mo. Pagpahingi mo naman yung sarili mo. Magdisiplina ka naman, may pills naman, yung mga ganun. Di ba? Oo, may pills naman. Ako nga, ayoko mag-anak eh. Oo nga, bakit? Ayoko. Trauma ko eh. Nakita ko sa ate ko kung paano siya mahirapan magbuntis. Oo. Tapos... Eh, paano ka magkakaanak kung ayaw mo magkaanak? Kaya nga ako nagjowa ng tomboy. Ayoko. Hindi, ang ibig ko sabihin, parang gusto mo magkaanak, pero like example, gusto mo mag... ano nga tawag dito? Yung bahay ampunan, ano nga tawag doon? Yung mag-aampun ka. Mag-aampun ka. Oh, marami mga ganun may choices. Meron nga sa babae, parang IVF ba tawag doon? Hindi ko alam, boborin kasi ako. Basta yung mga ganun. Eh, pero, nagsama siguro, na tayo, boborin ako eh. Bakit mo pa kasi ako in-interview eh? Ewan ko sa'yo. Pero yung mga ganun, siguro wala pa talaga kasi siya sa utak ko. Saka, ayun nga, dahil nga nakikita ko din kung gaano kahirap magkaroon ng anak, kung gaano kahirap magkaroon ng sariling pamilya. Tapos gastos. Oo. Ganito, imbis na yung igagastos ko sa diaper, pambili ko na lang ng makeup. Yung ganun. Oo. Yun talaga yung iniisip mo. Bili na lang ako ng Starbucks, nabusog pa ako. Oo, at least hindi ka. At saka mahirap pagkabuntis ka, hindi ka makakagala. Oo. Hindi mo magagawa lahat, hindi ka makakapag... Hindi ako makakapag-TikTok, yung mga ganun. Oo. Eh, ang gusto mo lang naman sa buhay mo, paganda. Hindi siya gusto eh, kasi meron na talaga eh. Maganda na talaga. Oo. Oo. Eh ngayon naman, total buntis naman si Mami Oni. Bakit ka nagbibigay ng stress kay Mami Oni? Hindi ako nagbibigay ng stress. Ewan ko, pansin sila ng pansin sa akin. Baka kasi ikaw yung pinaglilihan. Hindi, hindi totoo yun. Kahit sabi ni Mami, hindi naman niya ako pinaglilihan. Hindi ko alam kasi nga, bobo nga ako, konting kibot na ano ako, nagkakamali ako. Pero okay lang, magkamali lang magkamali, doon ka nga matututoy. Hindi, yung ano, minsan di ba, visit na visit sa'yo si Mami Oni. Ano yung, kahit visit na visit talaga siya sa'yo na literal na ano, na wala, kahit wala kang ginagawa, ganon. Hindi naman, times. Hindi naman siya mabubisit nung wala akong ginagawa. So, baka, kasalanan baka mo talaga. Baka naman pati paghinga ko. Hindi, kaya nga, ibig sabihin, kasalanan mo talaga. Oo. Kung, eh bakit mo nga ini-stress? Kaya nga lumipat na ako kay Mama Marie para di na siya ma-stress. Ah, ikaw na talaga yung umiwas? Hindi. Sila yung nagsabi, disiplina yun sa akin. Ah, okay. So, akala ko ikaw na yung umiwas para disiplina sa sarili mo. At saka para sila naman yung ano, magpasalamat sa'yo na umiwas sa parang ganun. Mm. Hindi naman pala. So, eto naman, tungkol nga pala to sa ano, sa nanay mo. Sabi mo, napapanaginipan mo siya. Mm-hmm. Di ba? Eh, anong gusto mong sabihin sa mama mo? In case na, halimbawa, ano? Nagkita kayo. Malay mo naman, kunin ka na ni Lord. Katabi mo nga siya ngayon eh. Ay, huwag ka naman ganyan. Kanina. Ano mang ganyan? Ayun, ganun. Ano, hindi ko masasabing ano ha, like, sinasabi ko kasi dati hindi ko siya napatawad eh. Ang alam ko lang is napatawad ko na siya sa puso ko, pero sinabi ko na rin to sa reality show namin, hindi pa ako nag-heal sa lahat ng trauma ang binigay niya sa akin, sa lahat ng pananakit niya, sa lahat ng... Paano sinasaktan ka? Binubugbog ka talaga ng literal? Oo, kuya mo, sobra, as in. Sinasakan niya ako ng extension, ganun. Grabe! Malala. Yun naman kasi, nakadrug siya nun. Kaya hindi ko rin siya naintindihan that time. Tapos may kasi sakit nga, pa siya. Ayun talaga yung tama ng drugs, mga ganun. Nangangalikot minsan. Hindi mo tatry, ha? Hindi mo tatry yun. Ano ka ba naman? Parang ikaw nga nagtry ngayon, eh. Hindi, oh. Hindi. Sa ganda kong kasi, to. Di ba parang pag nangangalikot, di ba yung mga nagdadrugs, minsan nangangalikot ng buo, tapos pag ano, sisirain. Oo, oh, ganun yung trip ng nanay ko. Mo. Kahit bago pa yung electric pan namin, naayusin niya yun. Pero hindi ka pa matapang nun? Hindi. Pero kung nagkataon ngayon? Ano lang, parang nagmumura lang ako sa isip ko, ganun lang. Pero hindi mo matuloy kasi nga magulang mo. Pero kung ngayon nagkataon, halimbawa ngayon, okay kayo ng nanay mo, tapos ganun pa rin yung sistema nyo dati, binubugbog kayo, ganun. Lalaban na ako kasi hindi tama eh. Iba na payega lang. Hindi tama na saktan niya ako ng paulit-ulit kahit wala akong ginagawa kasi dahil lang balo siya. Anong tunay mong pangalan? Kakasabi ko lang sa'yo kanina, paulit-ulit naman tayo. Yung nagtataka lang ako, bakit ano, Lucy? Lucy Pearl. Ano ka, loose ka ba, loose? Hindi. Ikaw kasi, yung loser. Hindi, ibig sabihin kasi Lucifer eh. Lucifer, ang explanation kasi nun, merong parang American band, black American band, tas parang idol yun ng
tatay ko ata. Tapos yung babae doon, kamukha kasi ng nanay ko, doon kinuha. Ah, akala ko talaga nililiteral ka na pang, ano, pang devil yung pangalan mo. Parang sakto lang din kasi sa ugali ko. Ganun pinantay talaga ng magulang mo. Daka, akala ko siguro pag nila dun, eh. Matalino ka agad, nag-advance ka agad sila. Nuwiti sila sa part na yun. Oo. So ano na masasabi mo na sa mga taong sumusuporta sa'yo ngayon? Dahil siyempre, sikat na sikat ka na, payaga lang na yan. Eh, ano masasabi mo sa kanila? Siyempre, sobrang thankful ako kahit na ang dami yung sinasabi sa akin, mapag-good or bad. Nagpapasalamat pa rin ako kasi isa din sila sa dahilan kung bakit din ako nagiging matatag sa araw-araw, kung bakit mas kumakapit pa din ako, mas nagpapatuloy ako. The same time, alam ko namang hindi nyo iiwasan na hindi ako panood din kasi hinahanap-hanap nyo ako. Kayo kahit naman kami kadalasan hindi buo ang Toropam reality show kung walang payega lang. Oh, ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Oh, hindi, at least ayun, 'di ba? Kung hindi ano, 'di ba? Tsaka ito lang dagdag question ko lang sa iyo, ah. Para lang din to sa nanay mo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaayos kayo ng nanay mo. Ano yung pwede mong itulong sa kanya para magbago? Siguro kung ganun pa rin siya, baka ipasok ko na lang din siya sa rehab. Ikaw na mismo gagawa ng paraan. Kapag natulad lang din siya kay Papa Odi, wala na lang pansinan, ganun. Parang wala na lang din ako ulit magulang. E paano kung ayaw niya ng ano, ayaw niya ng onak? Sample, ako yung nanay mo, onak, magbabago na ako. Huwag muna ako ipasok sa ano, hindi na ako mag hindi na ako kasi hindi na ako magsasabu mag-isa, sama na kita. Ay, hindi na lang, kung na lang, ang ganda ng trip mo. Hindi, yun niya, yung bibigyan ka lang. Hindi na ako nadadaan, hindi niya na ako madadaan sa salita lang. Sa mga ganong salita. Oo, kailangan mapatunayan niya sa akin. Kumbaga, parang ngayon, noon medyo malambot ka pa, pero ngayon matigas na yung puso mo dahil gusto niya, gusto mo, baguhin yung buhay niya. Kung kailangan kong tiisin yung magulang ko para lang sa ikakabuti niya, gagawin ko. Yun na yung pinaka-final mo, decision mo. Hindi na magbabago yun, final na yun. Hindi na. Kasi, paulit kung paulit-ulit lang din, wala din talaga mangyayari sa buhay niya. Madadamay lang din ako. Pero minsan naiisip mo yung nanay mo, like example, matutulog ka, o kaya bago ka magdasal, naaalala mo yung nanay mo? Oo naman lagi. Lagi naman yun. Pero ano yung nasa isip mo pag naaalala mo yung nanay mo? Parang kinakamusta mo sa sarili mo? Sana ano, proud pa rin siya sa amin ni ate. Kahit na nawala siyang hindi kami okay. Sana masaya siya na magkasama pa rin kami ni ate ngayon. Kasi yun lang naman yung hiling niya, na hindi kami magkahiwalay. Na malapit lang kami sa isa't isa kahit lagi kami nag-aaway. Yun lang din yung hiling niya, saka magpatuloy lang sa buhay. Yun lang yung gusto niyang mangyari. Pero sa mula sa puso mo, ewan ko kung may puso ka talaga, ano masasabi mo sa nanay mo? Pinapaiyak mo ba ako? Hindi kita pinapaiyak. Ang gusto ko lang mangyari, ilabas mo yung ano, yung nararamdaman mo. Kasi alam ko naman may mabigat ka, may mabigat kang dinadala Kuya, sa magulang mo. Kuya, mas napaiyak ako, nakakainis ka. May, di ba? Meron. Kasi kahit naman kami, may mga bigat kami sa mga magulang namin, pero nailalabas naman namin yan ng maayos. Like, dito kasi sa talk show na to, is parang reality show nyo na rin to. Reality talk show to para sa akin. So gusto ko magpakatotoo. So ikaw, kahit sa isang sabi ng magulang mo, eh syempre kahit paano magulang para natin yan. Ano yung masasabi mo, yung bukal sa puso mo? Kung, ano, parang alam mo yun? Ano masasabi mo kung sa nanay mo? Kung mapapakinggan man niya ako ngayon, sana alam niya na mahal ko pa rin siya kahit na napaka miserable ng ginawa niya sa amin, especially sa ate ko. Hindi ko alam kasi nung mga time na yon, ganun pala ginagawa niya sa ate ko. And sana, nasa maayos na siyang kalagayan, wala na rin siyang sakit. At lagi niya na lang din kami. Paano may yan. Sakit? May sakit siya? Namatay din kasi yung mama ko dahil sa cervical cancer. Ah, wala na pala yung mama mo. Akala ko naman nandyan pa yung mama mo, kaya sabi ko, kung may pagkakataon na magkasama kayo, ano iaano niya. So wala na pala yung mama mo. Kailan namatay? Ano? August 7, kinabukasan birthday ko. Nawala. So parang pa-birthday na sa'yo. Yun yung pinaka-birthday sa'yo. Tapos namatay pa siya nang mag-aaway kami. So hindi kayo nagkaroon ng pasensyahan? Hindi kami nag-usap. Yun yung masakit doon bago siya mawala, hindi man lang kayo nagkapatawa ng sarili niyo. Eh, plano ko pa nun bago mag
12 o'clock, makikipagbati ako. Kasi sabi ko, hindi ako sa inyo nagbabirthday nang hindi kami ayos ni mama, hindi ako binabate, makikipag-ayos na ako. E biglang tumawag yung tito ko, parang mga 8 o'clock. Pe, yung mama mo patay na daw. So yun, doon na nagtuloy-tuloy. Hindi ako nag-celebrate, kaya every mag-celebrate ako ng birthday ko, parang... Ayun ang laging bumubungad sa'yo. Bumubungad sa'yo. Malapit na ba ang birthday mo? Lapit na. Kailan ang birthday? August 8. August 8. O, maghahandaan namin yan. No? Magdidibo ako ulit yan? Magdidibo ka ulit? Pero dinadalaw mo nanay mo? Hindi. Bakit hindi mo dinadalaw? Kasi kahit sa simentero, hindi mo dinadalaw nanay mo? Hindi. Pinagtitiri ko na lang ng kandila. Ganun. Kasi public cemetery siya. So parang ang hirap din makapunta. Saka sobrang gulo dun sa pinanggalingan ko. Ayoko na siyang balikan. Oo, lalo na sikat ka ngayon. Baka pagkaguluhan ka nga dun. Baka... Hindi naman sa ganun. Kasi puro krimen kasi dun. Baka mamaya naglalakad lang ako, binaril na ako. Ah, okay. So ayun, at least maraming salamat. Natapos na tayo sa napaka... lupit mong buhay. Ayan, at least ako may matututunan ako sa mga part na ano mo. Meron ba? Parang meron, wala. Hindi, may mga matututunan naman kami. Wala. Siguro naman lahat naman ng mga nanonood sa mga gantong klase ng interview, may mga natututunan niya mga yan. Hindi pwedeng wala. So, ayun, syempre, hindi pa tayo dyan nagtatapos. At, yun, syempre, walang iba. Bago tayo matapos, alam nyo na this, magbibigay muna tayo from Don Bars! Yan! So ayan, susuotan muna kita ng Don Bars. Ayan, para sa ito. Ay, taray, may sarili siyang vape. Ayan. At syempre, meron kang Don Bars t-shirt. At thank syempre, you. Ito na yung PR kit. May laman na yan sa loob. Ay, thank you po. At syempre, ito naman, pakita na natin ang Don Bars! The newest and the hottest product in town. Coming in with 10 exciting flavors. You can try Don Bars. Also currently looking for distributors and resellers nationwide. So ayan ang Don Bars mga par, naghanap kami ng mga reseller, distributor, napakinggan nyo naman ata siguro. At syempre hindi pa dyan nagtatapos, ito ang pinakamalupit talaga nating sponsor. Malupit ba yan? Ang Billy Boom! Wow, thank you! Ayan, ito syempre ang Billy Booms. Ayan, thank para you sa po. Iyan, Billy Booms. Ayan. Grabe, pinaghandaan niyo talaga ako, no? Oh, syempre, ayan, paghahandaan ka talaga namin dahil payigalang yan. Ano ba naman yan? Payigalang 2.0 na ba? 2M. 2.3 na eh. Nagbago na siya. Nagbago na. Hindi mo in-update. Ah, oh, 2.3 na ako. 2.3 na pala siya. So, gusto mo i-open? Sige, sige. Ayan, oh, sige. Unboxing pala to. Gusto mo ba i-open o ano ba? Sige, open na natin. Ano ba laman ito? Hala, cash. From Billy Booms. Ay, wow, may pa laptop! Oh, di ba? Sakto, baka iba to ni Mami yung laptop. May ano ako, alter dito. Baka iba pag nakapaluga ko yung laptop ko na naman, ibabato niya talaga. Ibabato, sinira niya eh, no? So ngayon, ayan ang Billy Booms. Papakita muna natin. Ito naman ang Billy Booms. Looking for quality yet affordable PC? Dito mo lang yan, mahanap sa Billy Booms Computers. The standards on PC building, we offer from budget-friendly computers to high-end computers. So ayan ang Billy Boom sa lahat ng gustong makakita ng makakabili ng mga computer. At kung ano-ano pa, may mga CCTV din sila. At kung ano-ano, yun, nakita nyo naman, syempre. Hindi lang yan, ito naman, ang Mob Cars! Planning to buy a car, SUV, sedan, van, sports car, fast and easy process. Dito lang sa Mob Cars Auto Trade. No paperwork hassle guaranteed. At syempre, ito naman Mob Cars mga par. Sa lahat ng mga naghahanap ng second hand ng mga sasakyan like luxury car, sedan, van, SUV, andyan na sa Mob Cars. At syempre, hindi mawawala ang Meet Yours Bank. Party place in Dumas Morator QC ba ang hanap nyo? Good vibes and good food coming true. Only at MB Sports Lounge, your cozy and laid-back party, hideout and QC. So ayan naman mga parang mga ang Meet Yours Bar, dito lang naman yun sa Tomas Morato, no? Sa lahat ng gusto mo chill-chill dyan, andyan ang Meet Yours Bar sa Tomas Morato. At syempre, hindi mawawala, meron pa tayong gift from Lux for Less! Yan! Uy, maraming salamat sa Lux for Less, ha? Okay, pwede mo rin itignan yan, check yan kung ano yan. Ayan. Siguro naman... Ay, may pabulaklak sila sa akin. Wow. Ginto. Oh, ito special pa. Kasi ako, kaya ginto eh. Oo.
mo ka ba naman, siyempre. O, ito pa, mayroon ka pa dito. Ang dami naman, Kuya Bang. O, siyempre, ganun talaga pagka nag-guest dito sa talk show. Sa akin. Pagka nandito ka talaga sa talk show ni Don Ramos, marami talagang gift dito, no? So, binubuo natin yan. Mga upcoming na mga sponsor natin yan, Lux for Less. Ayan, at iba pa. So, ayan, at hindi pa dyan nagtatapos, ha? Oy, Lux for Less, thank you. At siyempre, hindi pa dyan nagtatapos, di ba? Ito is regalo namin to. Binili namin to ni Antoinette para sa'yo. Pero hindi naman to, baka mamaya kasi hindi mo tanggapin to, nahihiya talaga kami. Pag galing naman kay Ate Wa, ay kay Ate Wa, kay Ate Antoinette, tatanggapin ko naman. Hindi, galing sa amin dalawa. Ah, sa inyo? Oh, nag-present din naman ako para sa'yo naman, oh, di ba? So, kasi ito si Ate Antoinette lang friendship ko. From Say A Word Gadget naman to, ito binili talaga namin to, ha. Meron kang cellphone. Ayan, pero hindi naman ganong kamahalan niya na, para lang may magamit ka. Kasi napanood namin na nabasag niya yung ano, nabasag ni Mami Oni yung ano niya, yung cellphone niya, eh, binigyan ka na namin para at least meron ka ulit pa ni Mami. Thank you, Kuya Wang, pero kailangan ko muna to ipaalam kay Mami kasi dinidisiplina nga niya ako wag ako mag-cellphone. Oo, pero at least kahit pa paano, di ba, basag yung cellphone mo. O kung paggamit niya man sa'yo, meron kang cellphone. Okay. Thank you, Kuya Wam. Grabe ka naman. Siyempre, ikaw ba? Ganyan talaga ang mga guest natin dito sa talk show ni Don Wamos. Uy, grabe naman to. Seryoso ba? Oo nga, seryoso. Oh, pag-cut na ito, sisingilin mo ko. Hindi, eh, ba't kita sisingilin? Ano ka ba naman? Alam mo, reality, para kung may reality show kayo, meron akong reality talk show. Reality yan, totoo lahat yan. Kung kayo, totoo kayo doon, ako totoo ako dito. Ganyan lang tayo. Thank you. So, ayun na nga mga para at marami salamat sa lahat ng mga sponsor natin. And papahalam na tayo. Siyempre sa mga sponsor natin, marami salamat. At siyempre kay Paye. Thank you. Dahil pinagbigyan niya tayo na ma-interview natin siya dito sa talk show ni Don Wamo. So, yun lang. Marami salamat guys. Bye-bye!